sobrang lagkit ng clash against Cambodia. Imagine, railroad manipulation, meron ka pa nung nilalapag na bilog ng Estes. Domain. Tapos hindi ka pa makakagalaw yung energy eruption, yung taunt, galing sa Fredrin. Tapos may joy na mangungulit sa'yo. Ah, sapa. This looks so familiar. Okay. Promise. Ilayo o mang-ipit ng isa, ang nature ng Benedetta manggulo sa likuran, nature ng Franco kumuha ng isa, nature ng Valentina mangopia para kunin yung skill. So parang hindi ganun kaganda yung team fight na makikita mo, pero somehow it will honestly connect if yung pick-off, yung hook, yung accuracy ni Lolsi sobrang taas. Mm-hmm. Lahat ng yan, mawi-witness natin later on. Grabe, slow. Into the match, pero look at the slow. Ina-explain pa lang natin at ngayon, it's happening. Right before yung our eyes. Crystal tapos yung second skill ng Estes, sobrang lagkit na nagaganap doon. Mm-hmm. Pero yung attempt naman dito ng Singapore onto delaying things up for Cambodia is happening right now. Onto Odum, sinabi niyo na nga yung upi timer, orasa na natin. Ito yung isa sa mga weaknesses ng isang Estes, lalong-lalo na kinuha niya yung second skill niya. Hindi niya kaya sustain yung sarili niya ng mga panahon na yon. Uh-huh. At kapag na-force out mo na yung kanyang flicker, dito mo siya madaling mahuhuli. Mm-hmm. And ang maganda pa nun, para sa side ng Singapore, nagamit pa yung flicker, di ba? Mm-hmm. So parang next time na abangan mo siya, alam mo na na you may know. Sure kill na pwedeng mapunta sa'yo at mapipigilan mo na yes. yung pagsama ng Estes doon sa iba't ibang lanes. Exactly, yes. And knowing na Benedetta pa yung explainer nila, one of the best chasers na we have dito sa meta, maaaring yun yung panggalingan na kahit yes, wala kaming synergy into team fight all in all. Pero kung pa isa-isa na gumagawa kami ng highlight plays for each and every one of us, maaaring dun panggalingan ng Singapore yung lakas eh. Pero ang gagawin dito ng Cambodia if ever man, sabi mo nga, one of the great chasers dito ang isang Benedetta is spot on kung saan siya pwede manggaling. But look at this book na nga lang din na kumunek on the Chanda Van Bray is forced to just back away. Tignan na lang din muna kung saan nga ba mapuputay ibang mga members dito ng Cambodia. Pero look at the set here. Medyo na paaga na nga lang din yung pag-activate niya dyan ng ultimate niya. Pero he will possibly get a kill. Pero great thing though for Kaihe. Meron pa siyang heavy spin. At naiwasan nila yung panganib na inilalatag doon ng Cambodia. Napakaganda na ginawa doon ni Piseth. Kosal Piseth sa kanyang joy. Napatakbo niya dito. Oy! Pero kamunti ka na yun. Oops! Ayaw nila tigilan. Pero si Amei ay makakatakas. Ganda na maging pinakita doon ni Piseth. Kung nakikita mo, nagguguluan lang talaga sila dito. At si Bray, ang kanyang primary target, jungler. For a jungler. At hindi pa ata. Tapos gusto niya pa ata si Diablo. Iisa pa siya. Kita mo naman yung mga kuryenteng yan. Sumabay pa dito. Yung real world manipulation ni Sokrot. Yung kalagkitan ay nandyan na nga lang din against Roy. And si Piseth earlier, napansin natin, he didn't get the kill. Pero yung space naman na nakreate niya, for Chandavan to get the first turtle is enough. You mentioned the word space and it is key for the side of Cambodia. This is not the normal ube na i-expect natin from them. This is the ube split na pwede natin makita. Remember, mm-hmm. this is Joy, one of the most mobile hero na meron sa meta ngayon. And yun yung idea eh. Manggugulo lang siya ng manggugulo, bibigyan lang nila ng oras itong si Odom at itong si Konamay, pero may hook. Oh, napakaganda nung paghatak dito ni Lolsi at kay Odom yun. Kanina sinabi mo na si Diablo yun yung mag-iintas niya. So if ever na dito si Piseth is keeping Diablo busy, nandiyan pa rin naman yung specific pick-off sa meron yung Singapore. Pero dito sa may bandang baba na nga lang din, napakaganda ng heavy spin na connect dito kay Amay. Sumabay pa yung pagbirada dito ng mga bullets ni Baby Cakes Flicker. Exhausted na agad. Pero on the other hand naman, si Sokrot makakakuha ng kill. Two men down for the side of Singapore. Pero for Cambodia naman, unti-unti yata silang nakakaregain. Okay, maganda yung reaction sa pinapakita dito ng Cambodia. Ang ganda ng commit na ginagawa nila. I would say, Joshi, Athena, na laging nalilate yung kanilang pag-alalay dito. Sabihin na natin si Odom, wala ka talaga magagawa kasi na-hook siya. Pero yung mga ganong klaseng dive, na wala ng tao sa may mapa, yun na yung mga panahon na kailangan mo na mag-decide na pupunta ako ng gold lane. Nakakatakot kasi ang tapang nung XP laner natin, for sure,
hindi siya yung primary target mm-hmm. ng pagiging aggressive na to. Ganda na point out mo na yon. Kasi kung ako yung Singapore, malamang sa malamang ayoko din nakalaban yun. Ayoko din yes. puntahan yun, Joy, kasi sobrang unsure na mahuhuli mo. Mm-hmm. Kailangan mo mag-waste ng a lot of resources yung Bloody Hand na mas magandang ibibigay mo na lang kay Kun Amay. Pigilan mo na lang yung scale ng Brody kasi you don't want to give early items to a Brody kasi early infiltration sa mga Toro yung hatid niyan. Kumbaga, nakukutuban ka na eh, di ba? Pag kinutuban ka na, madalas tama yan. And for Cambodia naman ngayon, na nagro-rotate sila towards the bottom side kasi nga sabi nyo, nawawala sa mapa ibang mga members of Singapore. So maaring ito na naman yung puhunanan nila at puruhan na ispatana naman nila doon si Odom na nag-iisa. Roy with a killing spree this Punish. Early. Singapore, napapunish na nila kung sino yung isa sa in-expect natin na magbibigay ng heal for Cambodia. Ayan yung sinasabi natin, 0-3 na si Odom dito. At hindi masyado na-utilize ng Cambodia yung kanilang Estes lineup. Well, hindi pa naman sila pasok dun sa may timers. Pero nagiging madali yung mga ganitong classic dive kapag walang Estes. Ang ganda, actually, no heavy spin doon. Plus yung hook dito ni Lucy. Pero doon sa pinakalikod naman, tumama yung appraiser shot on the three members and make it a double kill for Chandama. Na dyan na nga yung Void Crystal and Void Blast Kukagger with the domain of the Moon Goddess. Andyan na yung angking kalambutan at yung angking lagkit naman for Cambodia laban sa Singapore at maari pa sila makabasag ng Tori dito sa may bottom yung side. Yung pangalan ng combination na yon, Domain of the Moon Crystal. Oh my kapag gosh. Kapag ka naipit ka doon at sumakto yon, Diyos ko, sobrang lagkit. Para ka nga nagkakanin. Bagong-bagong lutong kakanin. Yung ano, sumasabit-sabit pa. Oo, yung ano, malachampurado. Yan. Very specific ang ating example doon. Pero I would also like to point out na yung sinasabi nga natin na maaring maging messy na initiation for Singapore, they're actually making it work eh. Yun nga eh. Nakikita natin na yung layering of skills nila sumasakto at this particular moments of time. Pero again, oras ay hindi nila ganun kakampi. Darating ang oras na hindi nila mababawasan itong mga members ng Cambodia because of the healing na ibibigay. Look at Jablo na ginagamit na kanya Electro Final Blow para makatakas kay Piset kasi ini-impose niya yung dominance mm-hmm. niya over that Benedetta eh. Parang pinapakita niya teritoryo ka to and this time, Chandavan will be able to secure the third turtle for this round. Ang Singapore, ano nga ba magiging next call nila dito? Kailangan natin makakuha talaga ng pick. Okay naman dito, nagmamadali na naman sila. Roy, going in with the IMURWL. Si Lolsi, wala siya makakuha dito. Pero si Lolsi naman ang tatanggalin sa alistahan ng Cambodia. And Jablo is also down. Si Piset, lumiliko doon paangat habang iba mga members ng Cambodia ay umaatake dito sa pinaka-importanteng linya. Socrat nilapag na hanggang din ang kanyang real world manipulation. Bray right now is looking gray as he is DEAD. Nalandin muna for a few seconds, there's a bombard of bullets. Madedepensahan yung second tier turret on the middle lane. Ultimate bonding experience, Cambodian edition. Ito na yun. Ito na yun. Nakikita mo kung paano sila maglaro, kung ano yung classic playstyle na pinapakita nila. Nakita mo kanina nung napili yung Estes, tinaas si Zen yung kanyang kamay. So, ibig sabihin, they are really known to run this lineup. At kung papansinin natin na, ito yung madalas na nakikita natin at kuwang-kuwa yung pattern. Kaya ko na ilaw kapag maglalaro na ako. Ibig sabihin nun, it's game time. It's game time. Ano na nga nangyayari? Pag pinatay ang ilaw, it's game time. At dito na nga, tututukan muna natin kung saan na nga ba tayo sa patungo dito sa laban nito. 8-6 ang ating current kill score. Pagdating naman sa gold, lamang ang Cambodia ng around 3,000 ang alang dengue Singapore. So, babalik ulit tayo onto the items na tinutukoy mo kanina, Josh Kicks. Uy, conceal play. Pero, ito yung nangyayari for this specific game. For Singapore, they rely too much on the accuracy of Lolsi's hooks. Kapag hindi tumatama, parang disaster hindi, parang wala kang prangko. Oh, disaster na nagaganap. And yun talaga yung ano eh, yun talaga yung idea ng isang Franco. Actually, kaya ako nga tinatawag na double-edged sword ang isang sugal. Franco. Sugal ang isang Franco. Kasi kapag nakita ng other team na wala ka ng hook at wala ka ng bloody hand, parang ano na eh, free for all na. Mm-hmm. Parang mag-iikot-ikot na yung mga tao. Pero ang good thing dito, Joshy, sa mga na-point out mo, is meron silang akay. Yun. So kahit gumo
ang side ng Cambodia dito mag-all-in sila, merong akay na pwedeng mang-ipit o pwedeng mampigil. Pero masakit na rin dito si Roy. Naku, parang problema niya lang dito. Inuuna rin siya ng Cambodia. Kahit sino makita nila dito. Pero ang maganda dito is that alam nilang wala ng ultimate dito yung side ni Socro. Pero at the same time, makukuha pa rin ni Chantaban yung Lord. Pero mahuli sa gitna si Lonzi. Shutdown for Vicente. As he secures a kill, is with Diablo on the other hand will get the shutdown kill. Pero dalawa sa isa ang naging kapalit niya. Pero may Lord kasi na nakuha dito yung Cambodia. Ngayon, nakikita natin na dalawang Joy ang naghabulan doon. Pero si Diablo ay may sagot. Naka-unbending will siya. Walang tulong yan. Walang Festival of Blood. At nagtutulak na dito ang mga miyembro ng side ng Cambodia. Bukas na ang gitna. Although, hindi yon enough time or hindi yon yung tamang timing sa paglabas ng Lord kasi nakapag-design na yung Lord sa baba siya talabas kahit mas open na yung middle lane. Mm-hmm. Sakto sana kung nabasag nila before that 11 or that 10-11 mark, 10-14 rather, dun pa pupunta sa gitna. Unfortunately, pupunta sa baba pero ito yung thing eh. Lagi ko sinasabi na ang maximum revenue ng First Sanctuary Lord is just the outer turrets. The fact na nakakuha na ang Cambodia ng inhibitor turrets sa gitna, parang sinasabi lang nitong laro na to, bonus. Na yung bonus at bonus. Lamang ng Cambodia, sobrang laki. Ito, 5K gold lead, lima silang aabante, tapos itong Lord na to, maaaring gamitin nila to infiltrate this inhibitor turret down. At kita mo yung kalagitan. Diba, yung real world manipulation is also there together with the domain goddess. Kaya naman, hindi halos makalapit dito yung mga members sa Singapore. And not only that, napansin din kasi nila yung call dito kanina ni Pisset na busy si Diablo doon sa top lane, nagki-clear off ng wave. So, maaari tayo mag-initiate ng teamfight. Although, maagang ginamit dito yung Alec final. Oy, may mga dito na mahuhuli. There's a heavy spin. Si Chantavan na pagdidiskitahan siya. Unang mamamatay. Baby Cakes goes away with a shutdown kill. Namatay na rin dito si Pisset. That's a double kill na alade for Baby Cakes. Three man down for Cambodia. Nakakahinga na sa ngayon ang Singapore. Masyado nagpilit doon yung side ng Cambodia. Ready naman doon si Odom para isalba sila. Kaso dahil nga umadbante dito si Chandavan ay hindi niya nanahil at wala na yung mga front na hinir nila noong mga panahon na yun. Mm-hmm. Ito nga lang lumalabas yung certain na kapag may norm nahihiwalay, syempre hindi ka madadamay doon sa healing galing potential ng isang Odom with the SS. But on the other hand naman, maganda na yung play dito ng Singapore dahil nga sa nag-gain nila ng momentum by taking down three members of Cambodia, nakakabasag na sila unti-unti ng mga tore. Mas nagmamatter dito ngayon yung skills na meron ng Singapore. Imagine na magta-turn it dive ang Cambodia, merong akay na mag-heavy spin, papalayuin kayo lahat. And at the same time, yung pag may naiwan na isa at nahuli ng Franco, pwede nilang i-punish agad-agad. Tapos yung Valentina, pwede niyang kopyahin yung railway manipulation, it amplifies yung clear wave potential na meron sila with Baby Cakes on the Beatrix. At ngayon na may luxury sila na lumabas because of what they did. Tatlo sa baba, si Pisset ang gusto. Oh, hindi tatama dito yung Arnook, pero kinagat siya. Sabi ni Lonzi, hindi ka matatama sa Arnook, meron naman ako bloody hand. He was hunted down by Singapore on the most crucial time na buhay pa yung Lord. At dito si Roy medyo sumasakit. There's a knock-up na nga lang din. Tumama dito yung Void Crystal together with a ginaya na nga lang din na RWM. Socrot is down. Roy is down. This will be a 3v4 situation na nga lang din as Singapore slowly retreats back. Pwede makabasag si na torre dito si Diablo. Re-recta na lang din muna siya kaya may uuwing miyembro ng Cambodia. Oy, pero may stun na naganap. Sakit! At hindi na take down yung base. The flicker, the stun instantaneously at kailangan ng extra na miyembro ng Cambodia para i-contest itong Lord na ginagawa ngayon. Buhay na si Pisset. Pwede na siya manggulo. At si Chandavan, aalis muna at i-reset nila yung Lord. That's actually a good call na nga lang din na i-reset muna yung Lord. Lalo na nag-aantay pa sila kay Diablo na maari sana na makaago or manggulo. Kaso ang problema dito, hindi hinahayaan din ang Cambodia. Nag-commit na dito si Pisset. Nag-agilid. Pero yung heavy spin, nakawala pa rin siya dito sa ina-attempt na panghuli na Singapore. Pinakawalan dito yung mga bullets ni Baby Cakes. Pero nadya pa rin naman si Kun Amei with a killing spree against Lolsi. Ginaya ni Roy dito yung healing capability ng Cambodia, but still,
nakita mo naman yung ginawa nila dito. Singapore nakuha yung Lord, but at the same time, kayang-kaya tong tunawin na mabilisan. Cambodia tried to reset that Lord. After nilang i-reset, nag-call sila na i-burst down natin, but Bray with the retribution, perfect timing to steal that one. Ngayon, umaabante na mismong napapa-atras na yung Cambodia. Pabalik pero si Pisset. Andiyan si Pisset, pero nagulat siya. Andiyan si Diablo. On the other hand naman, Socrot was reserving his RWM para kung sakali mang meron talaga na puruan si Pisset, that's showtime for Cambodia. Ayun, Cambodia, it's just a matter of time. Wala nang inhibitor turrets dito ang Singapore sa mid lane at sa may bottom lane. They just have to take out etong dalawang tore sa may taas, and masasabi na natin na talagang lumiit na ang mundo. Uy! Ng side ng Singapore. Larabin. Pero kung papansinin mo, ah, napakatapang pa rin ang Singapore, hindi pa rin nawawala yung kumpiyansa. Alam nila may pang-initiate sila, may pang-counter-initiate yes. sila. At if ever man mangulit yung joy, gagawin lang nila yung ginagawa pa nila kanina, gamitin ang Bloody Hand. Alam kasi ng Singapore na hindi sila ganon mananalo kapag 5v5 yung labanan, kasi this is an Estes. Gusto nila pa isa-isa lang. Conceal para makatakbo, pero si Pisset! Naku, si Baby Kicks ang mapupuruhan. Makakatra siya at the right moment, Bray, na pilitang gamitin dito yung Heavy Spin. Nahuli sila dito sa kalagitan na meron yung Domain of Moon Goddess. Mega kill for Gon Ame. Ngayon, buhay yung limang miyembro. Pauwi na si Diablo. Tumatakbo na siya. Wala nang lingunan to. Inactivate na yung healing capability. Meron dito yung Cambodia. Electo Final Blow is also there. Wala ma hatak si Lolsi. Minions. Pero nakaangat dito ang minion wave masyado ng Cambodia. Ngayon, pinipilit na nila na gusto nila na nilang tapusin. Ito, Butters and Josh. Kaso nandito na nga sila. Diablo, pilit niya. Pinapatras yung mga minions. Troy is also down. Pisset makakatras at the perfect timing. Pero tatlong miyembro na lang na Singapore ang matitirang dumepensa at meron pang minion wave ulit na susunod dito na kailangan i-clear ng Singapore as fast as possible. Pisset is also doing a great job on interrupting Diablo. Ginugulo-gulo. This is a mind game between Cambodia and Singapore. The mind games is real, pero ang Cambodia, hindi nagbibiro. Gusto nila tapusin to. Kumbaga, meron pang pwedeng kunin sa may taas eh, pero walang may pakialam doon sa may lane na yan. Pero ngayon, tingin ko, nag-get sa kanila na parang, oops, teka lang, may Lord na magaganap. So ang gawin natin, itulak natin to, pumili sila. So pwesto ba sila mas maaga o magde-defend sila ng tore? Pero kita mo naman, yung 1v1 dito in Pisset. Teka. Ang ni Diablo. Dito 1v1. At si Lolsi, dadamay na nga na din. Oy! Yung flicker ginamit niya, nakalag din dito. Kaso hindi gagana kay Pisset yung ganyang klase ng strategiya. Sumugod pa siya, kinaga dito with a bloody hand. Electo Final Blow, napakarami ginamit na ultimate sa kanya para mahuli siya. Singapore, on the other hand, matatanggalan ng immortality dito si Chabla, pero makakatakas si naman sila dito. Si Baby Kicks, awawala na lang din. Nahook dito si Gon Ame. And he will be shotted down dito. Yung Lord! Bumalik pa! Pero yung Lord, dito pa naman! Yung Singapore, yung call nila dito, madaliin natin yung Lord. Habang sinasakripisyon na iba natin, mga kasama yung kanilang mga buhay. Di tatanda na ni Socro, dito si Lolsi. And that will be it. Two members of for Singapore. At dito, dadagdag pa sa listahan ng mga napatay ni Gon Ame, si Roy. Nagkagulo na ang Land of Dawn kung saan-saan na naglaban ang mga teams na ito. At ngayon, tumutulak ng diretsyo. Tumutulak si Brody, tumutulak si Estes, si Jumpto dito sa Lala Immortality. Oh my gosh! Merong Winter Truncheon na ginamit. Kaya ba? Si Gon Ame! Kaya! And Cambodia will secure this round against Singapore at magkakamit ng 2 points. Grabe! A series of forced errors ang nangyari nung last 2 minutes ng ating laban. Imagine, flicker nung Franco, hindi nakagat, hindi nahuli si Pisset, pero pumasok pa siya ulit nang wala siyang vengeance with the presence of the Bloody Hand na takedown siya. Sumunod ngayon, etong Benedetta doon sa baba, leaving that Lord 1v2.